3, 2, 1. Good day sa inyong lahat mga Kabags TV. At ngayong araw ay magre-review tayo ng isang motor na underbone mula sa Suzuki na pinakamaangas at tinatawag na hari. Walang iba kundi ang Suzuki Raider R150 FI 2024 year model na po ito mga Kabags TV. At sa video na ito ay sasabihin ko ang full specification nito, features niya, at kung magkano din ang price nito, at kung magkano ang down payment monthly, lahat-lahat na mga Kabags TV. Pero bago yan, kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At hindi na natin ito patagalin, umpisahan na natin sa kanyang displacement. Meron itong 148cc at ang kanya namang maximum power ay nasa 18.2 horsepower. Diba? Ang lakas na rin yan mga Kabags TV. Pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 4 liters. At ang kanya namang bore stroke ay nasa 62mm by 48.8mm. At ang kanya namang injection type ay naka-fuel injection na ito mga Kabags. Pagdating sa kanyang valve configuration ay naka-double overhead cam nito. Diba? Ang tindi. At pagdating sa kanyang cooling system, naka-liquid cooled na ito, 'di ba? Ang ganda. Pagdating sa kanyang clutch type ay naka-wet multi-plate naman ito at naka-single exhaust ito, at ang kanya namang maximum torque ay nasa 13.8 Nm, at ang kanya namang drive type ay naka chain drive. O, diba? Meron pa yan. Pagdating sa kanyang number of strokes ay meron siyang 4, at ang kanya namang cylinder ay meron siyang 1. At pagdating naman sa kanyang valves per cylinder ay meron naman din siyang 4. At ang kanyang lubrication system ay wet sump. At ang kanyang namang RPM at maximum power ay nasa 10,000 RPM. Ang lakas. At ang kanyang namang RPM at maximum torque ay nasa 8,500 RPM. Ang tindi. Kaya talagang tinatawag itong hari. At pagkatapos niyan ay punta naman tayo sa kanyang dimension. Meron itong height na nasa 1,280mm. Ang kanyang namang wheelbase ay nasa 1,280mm. Pagdating naman sa kanyang seat height ay nasa 765mm mga Kabags TV. At ang kanya namang dry weight ay nasa 109kg. Ang kanyang length naman ay nasa 1,960mm. At ang kanyang width ay nasa 675mm. Punta naman tayo sa kanyang ground clearance na nasa 150mm. At ang kanyang capacity na seating ay 2. So pwedeng-pwede ang may OBR dito mga Kabags TV. So ayan, pagkatapos yan ay punta naman tayo sa kanyang fuel and ignition. Pagdating sa kanyang start option ay meron siyang kick start and electric start. So 2 na yan mga Kabags TV. Ang kanyang fuel type naman ay gasoline, at syempre fuel supply system, fuel injection. Diba? Ang ganda. Pagdating naman sa kanyang wheels and tires, ang kanyang front wheel size ay naka R17. Ganon din ang kanyang rear wheel size na naka R17. Pumunta naman tayo sa kanyang front tire na naka 70x90R17. At ang kanyang namang tire type ay tubeless, kaya napakaganda na rin gamitin ang kanyang tire mga Kabags TV. At ang kanyang rear tire naman ay nasa 80x90R17. So mga Kabags TV, ang ganda ng motor na ito. So punta naman tayo sa kanyang gearbox na nasa 6 speed. Yan ang isa sa kinagandahan ng motor na ito, 6 speed na ito, kaya talagang ang bilis. At ang kanya namang transmission type ay manual. So punta naman tayo sa kanyang chassis and suspension. From suspension na ito mga Kabags TV ay naka telescopic fork. Meron naman siyang battery voltage na 12 voltage mga Kabags TV. Katapos ng matitindit may init na specification nitong motor na ito, ay punta naman tayo sa kanyang features. Unahan na natin dyan ang kanyang safety and security. Meron itong pass switch at shutter lock, at meron na rin itong engine check warning. Sana sa susunod na labas ng motor na ito ay magkaroon na ng ABS. Diba mga Kabags TV? Marami ang alam kong mag-a-agree dyan. So punta naman tayo sa kanyang console. Ang kanyang odometer ay naka-digital na. Same lang din ang kanyang fuel gauge, naka-digital na rin. At meron itong trip meter, tachometer, display screen, at saka oil change indicator.
Puntahan naman natin ang kanyang electric alat. Meron itong adjustable headlights at ang kanyang headlamp, mga kabags TV, ay halogen. At ang kanyang tail lamp naman ay bulb. At meron din itong indicator light. So yan, pagdating naman sa kanyang chassis and suspension, naka chrome garnish ito. Side wings na din, diba? Ang kanya namang body frame type ay underbone, o diba? Ang nagmamayari ng hari ng underbone na Raider R150, diba? Ang tindi talaga ng motor na ito. Meron naman siyang seat type na dual straight, mga kabags TV. At pagdating naman sa kanyang brake, front brake niya ay naka-disc. Same lang din ang kanyang rear brake na naka-disc din, mga kabags TV. Hindi talaga maiiwasan na marami ang mahumaling sa motor na ito dahil napakaganda naman talaga. Bukod sa forma niya, eh yung kanyang specification at feature ay ang titindi rin talaga at napakabilis ng motor na ito. Kaya nga siya ang merong bansag na hari ng underbone. O siya, punta naman tayo sa kanyang SRP at nagkakahalaga ito ng 119,900 pesos. O sa halaga na yan, mga kabags TV, meron ka ng motor na napakapugi at napakabilis, di ba? At hindi lang yan, meron din itong installment. Puntahan naman natin ang kanyang down payment na nagkakahalaga ng 11,800 pesos, di ba? Abot na abot, mas lumaki yung chance na makamit ang pinapangarap na Raider, diba? At ang kanya naman 36 months ay nagkakahalaga ng 5,985 pesos at meron itong rebate na 200 pesos. Kung isa ka sa nangangarap na magkaroon ng motor na ito, ay talagang hindi malayong mangyari yan. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Darating ang time, magkakaroon at magkakaroon ka rin ito. O siya, mga kabags TV, hanggang dito na lang po muna ang ating video. At sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, ay subscribe na po kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli, salamat po.